Dahil sa isang pagkakamali ng Soviet Maternity Hospital noong 1987, namuhay ang dalawang batang babae sa maling pamilya sa loob ng 30 years. Naipagpalit at naibigay sila ng ospital sa maling ina noong ipinanganak sila sa parehong araw. Ang isang bata ay nakaranas ng marangya at saganang buhay, samantalang ang isang bata naman ay napunta sa mahirap na pamilya na kalaunan ay naging ulila at namalimos para lang makakain. At nakakalungkot isipin na ang dating mapayapang pamumuhay ng isang pamilya ay mawawasak lamang dahil sa pagdating ng maling bata. Narito ang malateliseryeng kwento ng buhay ni Katya at Lucia. Kung nakapanood po kayo ng teleseryeng Mara Clara, ay tiyak na makaka-relate po kayo sa kwento natin ngayon. At para sa mga hindi po nakapanood ng Mara Clara, ang Mara Clara po ay kwento ng dalawang batang ipinagpalit sa ospital pagkasilang nila sa parehong araw. Si Mara ay napunta sa mahirap na pamilya, samantalang si Clara naman ay napunta sa mayamang pamilya. Ang kwento naman natin ngayon ay tulad rin ng nangyari kay Mara at Clara. Si Lucia at Katya ay naipagpalit rin sa ospital pagkasilang nila. Si Lucia na ipinanganak ng isang ina na may kaya at may marangyang buhay ay napunta sa mahirap na pamilya at nakaranas ng napakahirap na buhay. Samantalang si Katya ay nakaranas ng marangya at maginhawang buhay. Ngunit ang kaibahan lang sa kwento natin ngayon sa teleseryeng Mara Clara ay hindi naman magkaaway si Katya at Lucia, bagkos si Katya pa mismo ang naghanap kay Lucia. Si Zoya Toganova at Elvira Toliginova ay nanganak ng parehong araw sa isang Soviet maternity hospital sa Russia noong January 29, 1987 sa pamamagitan ng cesarean section. Pagkapanganak ni Zoya ay nakita lamang niya ang kanyang anak ng ilang minuto at kinuha na ng nurse ang bata. Naalala pa niya na ang kanyang anak ay maputi. Ngunit nung ibinigay na sa kanya ulit ang bata, ay nagtaka siya dahil hindi ito maputi at itim ang kanyang buhok. Nagreklamo agad si Zoya sa mga doktor at ipinaliwanag niya na imposibleng ang anak niya ay maitim, ganung siya at ang kanyang asawa ay parehong maputi. Sa mga panahong iyon ay sigurado si Zoya na napalitan ang kanyang anak. Sa kanyang galit ay nasigawan na niya ang mga doktor, ngunit sinabi ng mga ito na nahihibang na siya at imposible daw mangyari ang kanyang sinasabi. Binantaan pa siya na kapag hindi siya tumigil ay sasabihin nilang may sakit siya sa pag-iisip. Sa takot na baka maapektuhan ang kanyang trabaho ay nanahimik na lamang si Zoya. Inuwi niya ang bata sa kanila at pinangalanan niya itong Ekaterina o Katya. Samantala, sa kabilang pamilya ay walang kaalam-alam si Elvira na ibang bata na pala ang naibigay sa kanya at hindi man lang siya nagtaka sa itsura ng bata. Inuwi niya ang bata sa kanilang nayon at pinangalanan niya itong Lucia. Ipinanganak sa may kayang mga magulang, ngunit naiuwi sa mahirap na pamilya. Ito ang nakakalungkot na kapalaran ni Lucia. Nung una ay maayos naman ang buhay ng pamilya ni Elvira. Sa katunayan, siya ay isang deputy or kinatawan sa kanilang nayon. Hanggang sa lumipat sila sa ibang nayon at doon ay naging manggagatas si Elvira at mayroon naman siyang magandang reputasyon. Ang kanya namang asawa ay nagsusumika para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit nung dumating si Lucia sa kanilang pamilya, ay doon na nagsimulang naging magulo ang kanilang pamumuhay. Nung iniuwi na ni Elvira si Lucia sa kanilang nayon at nung ipinakita niya ito sa kanyang asawa, nagulat at nagtaka ang kanyang asawa dahil maputi ang bata at hindi maitim ang buhok nito tulad ng sa kanya at kay Elvira. Dahil dito ay nagduda ang asawa ni Elvira na hindi sa kanya ang bata.
Pinugbog si Elvira ng kanyang asawa sa pagdududang hindi naging tapat si Elvira sa kanya. Hanggang sa kalaunan ay naging usap-usapan ang kanilang pamilya sa kanilang nayon. Sinasabi ng iba na naging marupok si Elvira at nakipagrelasyon sa isang Russian. Ang mag-asawa kasi ay mga Bashkir or Turkic people na isang ethnic group sa Russia. Kaya may pagkakaiba ang kanilang itsura sa mga pure Russians. Kinutya naman ng kanilang mga kanayon ang asawa ni Elvira at sinasabihan siya na nagpapalaki siya ng bata na hindi naman sa kanya. Dahil sa sobrang pag-iisip ng kanyang asawa na nangaliwa si Elvira, ay napatay niya ang taong pinaghihinalaan niya na kalaguyo ni Elvira. Dahil dito ay nakulong ang asawa ni Elvira. At sa kasamaang palad ay hindi kinaya ni Elvira ang nangyari. At dahil na rin sa pressure mula sa kanilang mga kapitbahay ay na-depress si Elvira. Kaya dahil dito ay madalas siyang umiinom. Hanggang sa napabayaan na nga ni Elvira ang kanyang tatlong anak. Bukod kay Lucia ay mayroon pa siyang dalawang anak. Ang tatlong bata ay madalas nagpapalaboy-laboy sa nayon at humihingi ng pagkain. Dahil sa nakakulong na ang kanilang ama at hindi na sila kayang buhayin ng kanilang alcoholic na ina, si Lucia at ang kanyang mga kapatid ay inilagay sa isang orphanage. Naging buhay naman ni Katya ay taliwas sa naging buhay ni Lucia. Kung si Lucia ay nagtiis sa kahirapan, si Katya naman ay nagkaroon ng magandang buhay. Noong bata pa lang si Katya ay nagkaroon siya ng matinding sakit. Ngunit sinigurado ni Zoya at ng kanyang asawa na magamot siya ng pinakamagaling na doktor. Madalas pa silang magbakasyon sa bundok para makalanghap si Katya ng malinis na hangin at makatulong na rin sa kanyang kondisyon. Pinag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan at nakapagtapos siya ng kolehiyo. Tulad ni Zoya, pagkatapos graduate ay nagtrabaho si Katya sa Russian Railways. Kahit lumipas na ang 30 years ay hindi pa rin makalimutan ni Zoya ang batang kanyang kinarga bago ibinigay sa kanya si Katya. Gusto niyang hanapin ang batang pinaniniwalaan niyang kinuha sa kanya. Hindi naman itinago ni Zoya kay Katya ang nangyari at ipinaliwanag niyang mabuti ito kay Katya. Sa katunayan, naiintindihan ni Katya ang lahat. Dahil sa naawa si Katya sa kanyang ina at para maibsan ang kalungkutang kanyang naramdaman, ay nag-alok si Katya na siya mismo ang maghahanap sa tunay na anak ni Zoya. Mabuti na lang at naalala pa ni Zoya ang apelyido ng babaeng kasabay niya sa panganganak. At dahil dito ay natagpuan nga nila si Lucia Toliginova. Pinuntahan agad ni Katya si Lucia. Ikinuwento ni Lucia ang lahat ng mapapait na nangyari sa kanya. Labis na naawa si Katya sa kanya. Para masiguro na siya nga ang tunay na anak ni Zoya, ay nagsagawa pa sila ng DNA testing. At wala ngang duda, si Lucia ang tunay na anak ni Zoya. Kaya naman ipinaalam niya agad ito sa kanyang ina. Pagkatapos marinig ni Zoya ang malungkot na nangyari sa tunay niyang anak, ay dali-daling pumunta si Zoya para makitang muli ang kanyang pinakamamahal na anak. Unang kita pa lang ni Zoya kay Lucia ay alam niya na siya nga ang batang kanyang hinahanap. Ang mukha, kulay at katawan ni Lucia ay kuhang-kuha niya sa kanyang ina. Si Lucia ay nagkaroon na ng sariling pamilya at mayroon na siyang tatlong anak. Lupog sa kahirapan ang kanyang pamilya dahil wala siyang trabaho at ang kanyang asawa naman ay wala ring regular na trabaho. Ayon kay Zoya, talagang napakahirap ng buhay ni Lucia kaya tinutulungan niya ito hanggang sa kanyang makakaya. Binigyan niya ng mga damit at pagkain ang pamilya ni Lucia. Dagdag pa ni Zoya, walang dapat ikabahala si Katya dahil walang magbabago sa pagmamahal niya kay Katya ngayong natagpuan na niya ang kanyang tunay na anak. Pareho silang mga anak niya kaya pareho rin silang mahal niya. Labis na nalungkot si Katya sa nangyari sa kanyang tunay na mga magulang. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat siya ng malaki sa kanyang kinikilalang ina na si Zoya dahil inalagaan at itinuring siyang tunay na anak nito.
Naisip niya na napakapalad niya dahil kung hindi sila na ipagpalit ay tiyak daw na hindi siya makakasurvive sa kanyang sakit at baka matagal na daw siyang binawian ng buhay. Ngunit ganun pa man, ikinalungkot rin niya ang nangyari kay Lucia at labis siyang naawa rito. Dapat raw managot ang sinumang may kagagawa nito at gusto niyang mabigyan ng katarungan si Lucia. Kaya naman pumunta agad si Zoya, Katya at Lucia sa korte upang ireklamo ang ospital at nais nilang humingi ng 10 million rubles bilang kabayaran sa moral damage na naidulot ng pagkakamaling nagawa ng ospital. Ngunit sa kabila nito, base sa desisyon ng korte, nabigyan lamang ng 1 million rubles ang bawat isa sa kanila. Para naman sa taong may kagagawa nito, umaasa ang mag-iina na mahuli at pagbabayaran nito ang krimen na kanyang ginawa. Sana'y may napulot kayong aral sa kwento natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. And by the way, shout out dyan kina Arrows Francisco Wong, Venge at Step Luxin, Dennis Cesar Gulmatico Morales, Dillion Rodison Reyes, Sheila Rimando, Nash Chan Channel 17, AJ Balls, Jeanette Birondo, Erms Bungismis, at Maria Luisa Eteng. Maraming salamat po. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!